Yo, what's up mga ka-techie? Yan, ito na yung ano natin guys, setup. Yung kadugtong ng video natin, nandyan sa taas. Nag-unbox tayo, so ito na yung unbox natin. Yung switch ng fiber. Then, yung ating, tawag dito, media converter A. So, ang setup na to guys is, from main ISP to guys. Ilaw ko lang. Okay, so A ito. Mediacon A. Itong cable na to na pinagkuhanan ko ng internet is switch bilan. Yan, galing ito sa bilan ng piso wifi switch hub. So papakita ko rin yan sa mga ibang video natin. Okay. Tignan nyo lang dyan sa baba. So ito naman yung magsisilbing ano natin. Yung fiber optic. Pero to patch cord ginamit ko eh. Pero talagamit tayo ng pang outdoor na patch cord. Ano nandun guys. In-unbox natin dun sa unang video. Gamitin natin yun dito. So sa ngayon dahil testing muna. Run test muna tayo para ma-detect natin kung ano yung mga errors kung sakali. So ito guys, papunta to dito sa ating switch fiber. Yan. So ito yung lalagay natin sa DIY na box natin. So meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So since A yung ating MediaCon, ilagay ko siya sa yan, sa B. Ayun, nakikita nyo guys, ito B. Nakalagay yan sa B. Then, tingnan natin dun sa ilaw nya. So, okay naman siya umiilaw. So, dito sa likod, gaya nang sabi ko dun sa unang video, meron siyang port na dalawa na available. So, ito yung times 1 and times 2. So, ito pwede mong paglagay ng CCTV, papuntang client ulit. May internet to guys. So, ito naman ay nilagyan ko ng switch. Kasi doon sa client natin is maglalagay tayo ng Ethernet at piso wifi. So, pinadaan ko yung bilan dito dahil yung main benda natin ado is ano yun, nakabilan setup yung antena. Yan, papunta naman ito sa switch. Ito guys, ito yun. Ito yung switch natin. TP-Link nung in-unbox natin. And nilagay ko lang yung link dyan sa baba. Ang unboxing natin para makita nyo. So dito meron ito ISP. So number 1 yan. Ito papunta to dito. Yan. Papunta yan dito sa ISP. Na pinadaan natin dun sa ano fiber. Okay. So, pagdating dito, so meron tayong client. So ito yung AP client naman dun sa paglalagay nating bahay. AP client gagamitin na natin is UTP cable naman. So pwede rin naman dito lalagay tayo. So may isasaksak na naman siya. So ito isa na lang isasaksak niya. So since malapit naman dun naman ito i-install sa malapit sa bahay niya. So UTP cable na lang. Yan yung ano niya, yung modem niya dun sa loob, yung tenda. Then dito naman is yung bilan natin. Ito, bilan AP. So ito, papunta to doon sa ating power injector na antena. Ito guys. Okay. Done. Ito. Punta yan, tapos PUE antenna na. Ito yung antenna natin. So, ito yun. Tsin ko yung ilaw. Iwanag naman. Yan. Ito, bilan AP. So, bilan setup yung aking software, yung ADO. So, maganda talaga yung bilan, guys. Yan. So, dito naman is yung port. May dalawa pa yung dahil lima yung ano niya. Lima yung ports na available. Ilaw ko ulit. Dahil bilang ito.
aluminum port. Ito piece unit na to, guys. So pwede kong lagyan ulit ng another switch, switch hub or basta yan. Pwede ring AP, CCTV, ganyan. So ito balak ko rin lagyan ng CCTV. Pero ito meron pang slot kasi na isa eh. Yan. Okay, if ever in the future ay mag-extend tayo ng nut box ulit, pwede natin idaan doon, pwede natin idaan sa fiber. So magandang setup to, guys, lalo sa mga nakabilan. So kailangan ko na lang, dahil dinaan ko naman sa bilan yung ating bendo. So pa, sub bendo na lang ang kailangan ko, sub bendo na hulugan. So wala nang motherboard doon. So mas makakatipid tayo, dahil isa yung main natin na bendo. So makikita nyo dyan kung mag-insert coin, lalagay ko dyan sa gilid dyan. Kung mag-insert coin, ay meron ng pagpipilang hulugan. So yun lang, guys. Sana ay nakatulong tong ating diagram. Idadaan natin yung bilan dun sa fiber. So gumana naman siya. So hindi pala ako naka-microtech. Naka-ano lang tayo, naka-ASUS router. And ASUS router yung gawin natin na modem. So pwede rin yung Tinda AC23, dahil meron siyang bandwidth. Basta gamitin nyo, kasi is merong bandwidth limiter. So ito, hindi pa ito naka-bandwidth. Mapalo siya ng 30 Mbps. So babandwidth ko pa ito dun, dyan sa ASUS natin. Okay, yun lang, guys. So maraming salamat. Kung hindi ko pa naka-subscribe sa ating channel, click mo yung subscribe button and notification bell para manotify ka sa mga bagong video natin. Kung gusto mong bumili ito, guys, lalagay ko na rin yung link dyan sa ating description box para makabili kayo. Okay, thank you.